nag-umpisa akong magsaka nung nasa 14 years old ako. Tumutulong lang ako sa magulang ko noon. Mahigit na tayo 20 years na. Mga 4 na dekada na, 5 siguro. Ako po yung nagsasaka dahil patay na yung asawa ko. 4 na taong patay na yung asawa ko. Ako po yung nag-hands-on sa palayan ko. Yun ang naging kabuhayan namin eh. Doon na kami lumaki, yun ang nagpaaral sa amin, yun ang naging lahat. Kaya inabot naman namin yung estado na ito, awa ng Diyos. Kaya kailangan dapat lang mahalin. Nung una dito, ang pagsasaka, maghihintay ka ng ulan. Kasi wala pa namang pantabangan o patubig. Ngayon, maginawa na kasi mayroon ng irigasyon, mayroon ng dam. Kaya tuloy-tuloy na siya ang pagsasaka. Ito yung kumbagay malala na yung tama. Masyado lang nasa 80 to 90% yung tama. Ito naman yung kabila na to ay pasimula pa lang na tamaan. Bagamat halos pareha sila ng edad, pero ito may posibilidad na tamaan din dahil makikita nyo sa pulo-pulo na yun. Meron ng napagbahayan ng DPH. Ang happer kasi pag hindi mo makita sa ano, kung hindi mo talaga alugat dito sa ilalim, hindi mo makita sa ano, sa ibabaw. Kaya kung kampante ka na maganda yung ibabaw ng palay mo, kailangan puntahan mo sa ilalim, baka nag-accumulate na doon ang happer. Dati hindi ano yan eh, kung kasi hindi naman namin alam yan eh. Kung makikita mo lang, mga ganggabalanggot lang muna na naninilaw siya ganun, na parang nasunog. Pero pag di mo siya pinapansin, mabilis siyang kumalat. Sumusunod siya sa hangin. Lalo pag malakas ang hangin, kung saan papunta yung hangin, doon siya malakas kumalat, dire-diretso siyang kumakalat. Malaki na ako karanasan ko doon sa pasty na yun kasi nung mga nakakarang taon, matake na sa akin yan. Talagang wala akong, may inani naman, pero halos panakit na lang sa gastos. Eh ngayon, naramdaman ko, eh aatake na naman. Kasi yung happer, pag na-infest ka nun, kung mamalasin ka talaga, 20% ang matitira sa'yo eh. Kaya kami nga dati noon, maswerte kami kasi medyo nakakuha pa kami mga 40% lang. Last year, ganun din ang nangyari sa akin. Pero yung damage last year, almost 90 to 100% talaga ang damage ko. As a farmer, wala ka rin magagawa dyan eh. Natural, parang natural calamity lang lalabas dyan eh. Pero maraming din ako nasubukan na kami, wala talaga, ano, hindi talaga umubra. Isang napakalaking tulong ulit yung pagkakakilala ko sa PEXALON na yan. And personally, naobserbahan ko yan, yung kanyang visa sa palayan. Experience ngayon, sir, at nakita ko yung efficacy ng product na PEXALON compared doon sa dating alam kong product. Kasi nga, yung nangyari po ngayon, doon po mismo sa aking bukid, nagkaroon ng product demonstration.
Naging tatlo po yung naging treatment. Yung unang-una po, untreated. Yung pangalawa, yung practice ko. Then yung PEXALON nga na product. Na-obserbahan ko doon, sir, na doon sa untreated, of course, napaka-laki o napaka-dami ng insect population doon. Doon sa nabilang 60 patas po and still nagkakaroon ng bindak doon sa untreated. Dito naman sa farmer's practice ko, may nakita tayo na nasa 30 to 40 brown plant hoppers doon sa isang hill lang. And still, nagbibuild up yon. Dito naman sa product, nakita namin na very minimal na yung presence nung brown plant hoppers, which is kung binilang natin, is nasa 4 to 5 lang per hill. Okay, itong gamot na to, kung ito'y magiging solusyon, malaking benepisyo para sa magsasaka. Na hindi na sila mamumroblema, na makikita nila yung kanilang pinaghirapan, mamamatay lang na wala silang makukuhang kapakinabangan o aanihin. Kasi talagang pagka let go yung hopper barn, dire-diretso eh. Yung pagkalagay ng demo doon, nung ginamitan siya ng PEXALON, at saka dito, sa mga katabi na ito, kung hahawian natin ngayon yan, makikita mo na dito mayroon pa. Pero yun, mula nung na-spray, nawala yung hanip. Ayaw lumipat nung sakit doon. Kaya yung siguro, yan na yung hinihintay namin siguro. Yung gamot na yan. Greener siya and then mas healthy yung stem ng palay. Magpuproduce siya ng mas full-filled na greens talaga. Yung baga, siksik na siksik yung bunga. PEXALON? Excellent. Kung baga, PEXALON na siya. Para ma-attain siguro natin yung magandang resulta sa paggamit ng PEXALON, siguro importante yun na yung ano natin, yung timing ng application. Kasi dapat doon, yung ang base sa aming trial doon, yung PEXALON apply namin 40 days, days after transplanting. So in that stage, nandiyan na nag-uumpisa na yung reproductive stage ng palay. So kailangan protection na natin siya sa mga hoppers. Diyan din yung time ng hoppers, pakunti-kunti na siyang umaatake na siya eh. So dapat i-ano natin na walang stress doon sa during the reproductive stage ng palay para ma-attain natin yung magandang bunga. At the same time, pag maganda yung bunga, sigurado maganda rin maani natin. Hindi ka na palagi nagpa-spray, malaki, mahaba kasi yung kanyang duration. Tsaka may prevention ka, prevention sa mga insekto. Sa mga kapwa ko magsasaka na ang atensyon ay talagang sa pagsasaka. Kung gusto mo talagang umunlad o makaalis o mapagbuti yung pagsasaka, kailangan talaga sumabay ka sa makabagong teknolohiya. Ang kailangan lang is maging open ng farmer sa mga technologies. Kasi pag hindi naging open, we will be left behind. Kaya lang naman, sa pagtanggap ng technology, kailangan maging maayos ang pagtanggap. Itataya ko yung ating pangalan habang ako'y nasa bukid at kaya pang magbukid na sa ngayon at sa na-experience ko, yung PEXALON na produkto ng DuPont Philippines ay isa sa mga naranasan ko na mahusay sa pagkontrol ng brown plant hoppers. Magap ang proteksyon, PEXALON, pet malu, dubi-dubi-dap-dap-dudu-du, PEXALON, pet malu. Magap ang proteksyon, PEXALON, pet malu, dubi-dubi-dap-dap-dudu-du, PEXALON, pet malu. Magap ang proteksyon, PEXALON.